At the moment, Sudin is in the thick of her latest TV heroine portrayal in the teleserye Sa Dulo ng Walang Hanggan, affirming her status as the one and only teleserye queen. Claudine is only the fans to thank for such an honor. Itong Got to Believe in Magic, anong pagkakaiba nito doon sa mga previous na ginawa mo? Kasi, di ba yung dati yung talagang holding hands, yung talagang pampakilig. Ito kasi, natural yung pagiging kilig. Hindi pilit. Mm-hmm. At siguro kasi, totoo yung kami nga ni Rico. So, siguro hindi pilit yung pagiging kilig. Natural. Hindi na kailangan tingina na. Dito sa icing, ganda. Hindi na kailangan yun. Okay, wala kasi mula lalaki, gusto mo pa kasi sa kanya. Ano yung mga preparations na ginawa mo for this movie? Nag-workshop. Nag-workshop kami. Mm-hmm. Kasi nga, ang hirap yung mag-shift, diba, from soap, iyak, tapos sabay tawa ng tawa, or ganun. Kinailangan ko mag-loosen up. Mahirap, nahirapan ako sa comic nung una. Kasi parang, ano to? At saka talagang parang binarubal ko talaga dito sa pelikula ko. Talagang hinulog-bulog ako. Nasubsub ako sa boating. Habang nagbo-bowling, yung ganun, yung nakakatawa. Ibang-iba. Sama mo dito sa movie si Carlo? Carlo Muñoz. Saka si Nikki. Si, yes. Nikki Val. Paano yung naging relationship mo with... Alam mo, sobrang naging close kaming lahat. Ganun pa yung pag-comedy kasi nakakapag-usap kayo. Si Bong nandun, si Dominic. Ang kukulit nila, si Inang, makulit, yung staff, yung crew, lahat, makulit. Basta pag napanood niyo yung pelikula, talaga sabihin, ang kukulit itong mga to. So, obsessed. Parang hindi kami nagtatrabaho, parang naglalaro lang kami. And in between takes, kasi napakabait ni Claude, very sweet. So, in between takes, lagi kami mag-uusap niyan. Oh, kamusta na? Laging kami yung salita namin sa isa't isa. Kamusta na? Dito sa movie na to, sabi mo kayo na, asok pusa kayo ni Rico. Mm-hmm. Yung away kayo na away, tingin mo ba parang ganito rin kayo sa tupong buhay? Noon. Pag palaging mong kasama siguro yung tao, minsan nabubwisit ka, naiirita ka, ganun. Lahat yata ang naging leading man natin, ganun eh. Tony! Ah! Putabe! Ah! At anong kala mo sa sarili mo, ha? Ikaw na arugan. Makulito sila na. Sila magiging katao. Sobrang pala mo, ha? Lift sa sarili. Isa kang bakit. Super playboy, super chubby stick! Di-i-tupin mo ang energy ng kapartner mo. Makikita na. Kasi ako. Oh. Claude, ano yung mga hinihintay mo para sabihin mo na gusto ko na mag-settle down? Wala. Actually, wala pa talaga ako hinihintay. Hindi so, hinihintay mo lang ako? Hindi enjoy ko pa talaga. Wala. Hindi malayo pa talaga sa isip ko. Ayoko isipin. Kasi mata pa. Oo. Diba? Kasi parang, diba mga kaibigan ko, kinakasal na. Tapos, parang, nakakatakot. Mm-hmm. Can you give us at least siguro mga 3 words to describe Rico? Rico? Moody. Yun talaga moody? Yun. Moody. He's sweet. Understanding. Si Rico. Mm-hmm. Ano yung mga nagugustuhan mo na ginagawa niya para sa'yo? Alam mo, hindi niya inaamin to, pero alam mo, romantic siyang tao. Ayaw niya ng love songs, ayaw niya ng... Yung pag may nakakita siyang mushy o masyado emotional, hindi niya gusto yung ganun. Pero ayaw niya aminin sa sarili niya na romantic talaga siya. Mahilig siya sa surprises, yung mga nakikita mo sa pelikula, yung mga dinner out na candlelight, yun, mahilig siya sa ganun. Mahilig siya. Pero mahilig siya sa casual na kain lang, pizza lang, na ganyan lang. Na dinaisip mo ba kung hanggang anong edad ka dito sa show business? Hindi. Hindi ko pa naisip.
Siguro hanggat gusto pa ako ng tao na nandito, hanggat may mga offers pa na magaganda, magsistay ako. Pero hindi, wala pa naman akong time limit na hanggang dito lang talaga ako. Hanggang ganitong age. Gusto mo mag-direct? Hindi. Ayoko mag-direct. Sure ka? Sorry, direct. Pero hindi, yun ang isang bagay na hindi ko gustong gawin kasi napakahirap. Kung mahirap sa artista, diba sa atin, mas mahirap para sa staff natin sa director. Wala, ayaw mo talaga. Oo. Ano pang gusto mong makuha? Balang araw siguro. Siguro lahat naman siguro ng artista, balang araw pinapangarap magkaroon ng award. Mm-hmm. Yun. Siguro yun yung isa sa mga gusto kong makuha balang araw. Pero, at saka siguro yun lang, yung sana pagpatuloy pa rin yung mga taong sumusuporta sa akin, yung pagsuporta nila. More than an award, siguro mas importante yun eh. Yung palagi kang mamahalin ng tao at hindi ka nila kakalimutan. Mas yun ang unang priority ko. Saka yung award. Ano masasabi mo dun sa mga tao na mula noon hanggang ngayon, nandiyan para sumuporta sa'yo? Salamat. Sobra salamat. Proven and tested na yung mga tao na nakasama ko mula, diba, ikaw rin naman yung mga fans mo mula 13, mula ang TV days hanggang ngayon, andyan pa rin. Nagpapasalamat ako kasi kilala nila ako, yung totoong ako. At kung ano man yung mga hindi masyadong perfect sa atin, mahal pa rin nila tayo in spite of lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Thank you. Thank you, Maris. Ang sabon, ah. The industry is lucky to have nurtured such an amazing actress, exceptional talent, and all-around wonderful person. I'm also lucky to have had the chance to work with her. And hopefully, it won't be the last. It's a pleasure to have shared this moment with you, and I hope you'll join us again next week for more interesting conversation only here in The Cover Story.